アバロメイト、エセデンダキラ、サパルカディビノムウスコ、アマキンセリタ、ウラサフルンカヨンカバイ、アフメイムビナマコ、エスピリトサイト、イスコフクス、ナセニエイホマハラ、sa pamamagitan ng tao. Nagbibigaw sa pamamagitan ng tao. Ipinararamdam ko ang aking pag-ibig sa bawat isang aking mga anak na handang magpalugi ng kanyang buhay, handang maglaan ng oras at ng araw para sa kanyang mama na bagamat hindi niya nakikita, ngunit nakikita ng kanyang puso't isipan. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa Iglesia nito. Bawat isa sa inyo ay bahagi ng aking katawan bilang Jesus. At kinakailangan bawat isang bahagi ay nagdadamayan, nagkakaisa at nag-iibigan bilang magkakapatid na kung ano ang kulang ng isang kapatid. Ang iba ang siyang pupunong at siyang gagawa upang ang kulang ng iba ay mapunan ng bawat isa. Kinakailangan sabay-sabay ang iyong pag-angat at hindi kayo aangat kung kayo mag-iibanan. Tandaan niyo ang tunay na may pag-ibig sa akin ay sumusunod sa aking mga utos. At ang aking utos, mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig na ipinakita ko nang ako'y nagkataong laman bilang Kristo. Kayo ang siyang gagampan ng aking iniwang gamitan dito sa daigdig bilang kayo ang Kristong gagampan sa huling panahon ito. Kayo ang magsisilbing bibig, mata, kamay at bawat bahagi ng aking katawan. Kaya kinakailangan na kayo'y maging banal, malinis at ganap sa aking harapan upang hindi mapanya ang aking banal na pangalan. Ngunit sinasabi ko sa bawat isa, tunay ngang ang tao ay mayroong kahinaan. Kita ng laman ang siyang lalaki kapag dumarating ang mga kapigatian, ang mga pagsubok na hindi makayanan ng tao sapagkat siya'y nagtitiwala sa kanyang sarili lamang. Kung kayo may pananampalataya sa akin, mayroon kayong pagtitiwala sa akin na ang hindi nyo kaya
ay inyong malalampasan kung kayo'y himig ng gabay at mamamatlubay. Ngunit marami ang siyang nangalasin sa nagdaang panahon. Kaunting kanuman ay aking ipinagkaloob, ngunit hindi nagadala na merong kayusan. Sapagkat naghangat ng pagsalito, tandaan niyo nang ako'y namuhay sa daigdig nito, hindi ko inisip ang pagdakila ng tao sa akin, kundi ang aking inisip at ginawa ay kung paano kong dadakilain ang aking amang nasalami sa pumagitan ng aking pamumuhay. At ganyan ang marapat na nasa iyong isipan. Hindi makasalita at hindi malako. Ibinibigay kahit wala nang matira sa kanya. At ito ang tunay na pag-ibig. Kayang ilaan ang kanyang buong buhay sa kanyang Diyos na sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanyang kapwa, ako ang binibigyan ng kalukuran. Hindi lamang tungkol sa mga bagay na nabibulok at tinatangan, kundi higit sa salitang kinakailangan na maabot ng tao sa huling panahon ito. Sapagkat hindi pa nga dumarating sa isip ng tao ni hindi pa narinig ng tenga ang bawat bagay na aking inihanda para sa aking mga anak na magtatagumpay. Ngunit mapalad kayo sapagkat ito yung inyong narinig at ito yung inyong nauunawaan. Ngunit sa bawat isang nakarinig ng katotohanan, ang pagsubok ay sadyang umiikot. Ang apoy na do'y dinadalisay ko ang pananampalataya ng bawat isa. Kung kayo nga ba'y tapat sa akin o sa inyong sarili lamang. Kung kayo nga ba'y tapat sa akin o tapat sa inyong kapwa. Ang may pananampalataya ay walang pagkatakot, puno ng pag-asa, nagtitiwala sa kanyang Ama. At ang aking panawagan, hindi ko naman bibiguin at hihiyain ang bawat isang aking mga anak na ipinagkakaloob ang kanyang buhay sa akin. Minsan nakararanas kayo ng mga kabiguan. Ngunit ang kabiguan niya'y minsan magiging daan upang kayo ay makatagpo at makakilala pa ng mga tupang nawawala. Kahit huwag niyong isipin na ang lahat ng kabiguan ng tao'y kaparusahan. Magpasalamat kayo kung dumarating sa oras at panahon na kayo ay nakakaramdam
ng pagkapiko sa pagkain. Yan ko makikita. Kung kayo'y meron ng katatagan, kung kayo'y meron ng talino na pinangahawak ang buhay sa aking pagkain. Ang aking misteryo at ilaw ay mayroong pagtatagutay at mayroong pagkabigo sapagkat mula sa mababa hanggang sa itaas ako'y naglilis. Ang damo at bawat isang puno at bawat isang punong may bunga at wala na nakakapit sa ugat sa turat aral ng aking pagiging Kristo. Tandaan ninyo, hindi lamang sa labas nagaganap ang pagbistay. Higit ay sa loob ng aking ministeryo at ilaw. Kaya huwag kayong magtataka kung dumarating ang pagkakataon kayo'y panghinaan dahil sa inyong nakikita, dahil sa inyong narinig na kung siya'y anak yamang iskopis. Bakit nagagawa ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos? Hindi kalugod-lugod sa harapan ng tao. Tandaan mo, ako ang siyang nakakaalam, nakakasaliksik ng puso ng bawat isa. Lahat kayo'y makasalanan ng aking datna. Ngunit ang kasalanan niyo'y aking nilimot nang simula kayo'y humarap at nagpakababa sa akin. Kaya naman mga anak, huwag niyong titignan, huwag niyong susuriin ang gawa ng iba, kundi ang pakasuriin niyo ang inyong mga sarili upang hindi kayo magkasala, upang hindi kayo lumabas sa aking mga batas at alituntunin. Iniyahayag ko ang tamang daan, ang katotohanan na mula sa aking salita. Ito'y inyong pakainatan. Tulad ng pag-iingat ninyo sa mga bagay na inyong kinakailangan. Masigit pa nga ninyong pagkaingatan ang mga bagay nito na inyong nakikita at narinig sa mga sandali nito. Sapagkat ito ang mag-iingat sa inyo upang kayo'y makapanhik sa aking kaya. Nasa sa inyo ang mga gawa. Nasa akin ang huling pagpapasya. Wala sa tao. Ang tao'y tinitingnan ang kanyang kapwa. Nababatay lamang sa kanyang nalalangan. Ngunit akong Diyos,
Hindi pa man, winiwika ng tao'y akin ang nababatid, ang kalooban ng bawat isa. Ang lahat ng tao ay mayroong kabutihan. Ngunit hindi lahat ay sadyang nalalanta ang kabutihan na sa kanya. Sapagkat mayroong pagkatakot, mayroong pangamba, mayroong pagkahiya. Kalahang sa sandimutang ito. Huwag niyong kahihiya na kayo'y anak ng Diyos, na kayo'y anak niya ng Iskorpus. Sapagkat kung paano ako'y inyong ikinahihiya sa harapan ng tao, darating ang araw, ay aking ikanyayari at bibigka, hindi ko kaya na makikilala. Lumayo kayo sa akin na harapan. Ang itinuturing kong mga anak ay ang sumunod sa akin ng buong tapang. Ngunit mayroong kaabuan ng buong sigla. Ngunit mayroong pagkakaisa. Pagtutulungan bilang magkakapatid. Muli aking winiwika sa inyong pag-anak. Sabay-sabay kayo. At walang hihila pababa. Kung walang maiiwan, lahat ay sabay-sabay. Yan ang aking nais sa bawat isa. Ngunit ito ang aking tagubin. Ang umayaw ay ipagkaloob niyo sa akin. Ang sumusunod ay patuloy mo ipanalangin magtagumpay hanggang sa huli. Magsitayo ang bagong isa. Bilang ito ay unang araw ng sanggol sa buwang ito. Ang pitong tao ay maaaring lumapit sa awit ang Diyos ng pagkakit. Pitong tao po ay pwede lumapit kay Allah. Sapagkat ito ang pagkalalasin mo tungo sa isang pagtatagumpay na hindi tao ang siya dumating man sa pagkakataon na ang katawang lamay ay namitigil na ngunit huwag niya ang pagkalimutan. Mas higit na inyong palakasin
ang inyong kaluluwa. Masigitin yung pagkatingin at paingin na mula sa aking salita ang inyong kaluluwa sa pagnay. Kung malakas ang iyong kaluluwa, lalakas din ang iyong katawan. Sa bawat kong mga anak na kinakailangan din ng kalinga, na kinakailangan din ng aking salita. Bawat isa sa inyo ay aking gagamitin ng naaayon sa inyong kagustuhan sapagkat kayo'y malaya. Hindi ko binibigyan ang bawat isa. Ngunit, kung sadyang ito ay nakatakda at kinakailangan ng magandang, walang magagawa ang tao sapagkat ako'y Diyos. Ngunit sa inyong paggampan, mananatili kayo mababa. Mananatili kayo may pagganap. Mananatili kayo may takot. Mananatili kayo sumusunod at pangahawakan ng salita. Inyo narinig mula sa inyo Diyos. Ang mga bagay ay hindi na uunawaan ng isang taong hindi kinakasihan ng aking banal na Espiritu. Ngunit ito'y inyong na uunawaan sapagkat ako'y kumakasi sa inyo at nalalahan sa inyo. Ibigay ninyo ang marapat bigay. Ipagtanong ang marapat ipagkaloob sa pangkasi. Sim.
Ang liwan na iyong inihintay ay iyong ang nakita. Ang liwan na liwan. Kaya maraming salamat sa iyong pagtalaga ng buong buhay. Hindi man matatanggap ng tao ang inyong pananampalataya at tinanggap sa akin. Huwag niyong kalilimutan na mayroong isang buong na darating ang pagkakataon na ang bawat isang hindi nakasunod sa tinig ng Espiritu Santo ay hindi ko makakasama sa aking daya sapagkat yaw lamang na kinang sa tinig ng Espiritu Santo at sumunod sa aking aral at ang siyang magtatagumpay. Ngunit hindi ko inaalis na ipamahagi ang napagpuan mong kayamanan na mula sa akin na higit pa sa indot bilang na pinakaasam ng tao dito sa iba. Kung ito'y iyong magagawa, higit pang pagpatay na sa buhay, kalakasan, pag-asa, patungo sa buhay na walang hanggan, ay hindi mo makakabit. Dahil sa iyong magagawa, gawang mabuti na wala mong halong pag-aayon namin sa kanyang sarili. Huwag mong pag-aayon naman ang iyong sarili sapagkat narito ka na sa katotohanan. Ang pagbabago ng unti-unti at niya may aking nakita. Alam ko ako'y iyong nauuwi sa mga salita mo. Ipagpatuloy mo na ito ang iyong pagtalakay ko ay ako ang magsisilbi mong gabay. Tutulungan kita sa iyong buhay. Ngunit ang aking lamang gabay ay tulungan mo ang iyong sarili sa pagdahan. Ang pagtubungan niyo kung hindi kayo gagawa, kung hindi kayo magsisikap na baguhin ang hindi palata, na alisin ang hindi palata. Ako ang Diyos ng pag-ibig at ang aking pag-ibig para sa aking pangalak. At ang pag-ibig na ito ay walang hanggan. Ang pag-ibig ng tao may hanggan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay magkasawa ng hanggan. Walang magkatangin. Ito yung para sa lahat. Sige na. Let's go.
Iyong nakakamit ang bunga ng iyong patungong kalapayan. Hindi man sa mga bagay na nabubulong at tinatangan. Ngunit hindi sa mga bagay na nasa gitna mahalaga. Ito ang kayamanan ng tinatanggap na magsisilbing ng kalakasan, na magsisilbing sigla sa buo ninyong katawan ang nagkakasin ng kanila. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala. Ang iyong mga panalangin ay aking narinig. Araw at gabi. Kaya naman, ito'y aking tinutukoy. Alalahanin mo lagi ang aking salita. Hanggang sa ikaw ay aking dalhin sa aking kaya. Hindi dito sa lugar kung hindi sa langit. Ngunit matagal ka at muna ka pa. Kasi ang pagkakataon na ibinigay ng Diyos ay huwag ninyong sasayangin at babaliwalay, sapagkat hindi pa ang siyang nagbibigay kundi ang kanyang banal na Espiritu. At ito'y mangyayari ng magaganda kung kayo may pagtitiwala sa mga salitang inyong narinig. Ngayon, kung kayo ay mayroon ng pagdadalawang isip, kayo na sa inyong mga salita ang siyang hahatol ng mga bagay na hindi nyo nauunawaan. Muli aking binibigkan ang taong kinakasihan ng aking Espiritu. Ang siya lamang makauunawa ng mga bagay na pang-espirituan. At kayo mga anak ay hindi lang para sa lahat, kundi para sa Espiritu. Kahit mabuhay kayo, para sa Espiritu. Muli, pagpalang ng araw sa bawat isa. Awitin ang lahat. Para.